May mga espesipikong lokasyon na umuubos sa positibong enerhiya ng pera na siyang humaharang sa prosperidad at inilalagay sa panganib ang iyong financial stability. Ito ay ang 7 lokasyon sa iyong bahay na maaaring umakit ng negatibong enerhiya para sa pera. Kaya naman hindi mo ito dito dapat na ilagay ayon sa sinaunang mga karunungan. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din. I-click ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabago kong pampaswerte videos. Una, sa ilalim ng mattress o kutsyon. Sa paglalagay o pagtatago ng pera sa ilalim ng mattress o kutsyon ay napapaghalo mo ang relaxation sa enerhiya ng pag-aalala at walang kapahingahan. Maaaring may imprint ng pag-aalala na nakatouch sa pera na pwedeng magresulta sa walang kapahingahan ng isip. Nagpapahiwatig din ito ng pressure sa pera na sumisimbolo sa burden o kabigatan ng buhay sa pananalapi. Ito din ay nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala at takot. Pangalawa, sa kitchen cabinet, partikular na ang tukador na malapit sa kalan. Ang paglalagay ng pera o pagtatago ng pera dito ay nagdudulot ng kasalatan sa pera. Ang kusina ay lugar ng transformasyon kung saan ang mga bagay-bagay ay iyong binabago. At ang paglalagay dito ay nangangahulugang niluluto at binabago mo ang iyong financial energy. Sa mga cupboard o tukador naman na lagay ng mga pinggan at iba pang bagay, ito ay nananatiling tago at nakakalimutan ng gamitin kung dito mo ilalagay ang pera. Na siyang nagpapahiwatig na ang pera ay nakakalimutan at napapabayaan na. Pangatlo, bathroom o palikuran. Hindi naman pangkaraniwan ang pagtatago ng pera sa banyo, pero ang paglalagay ng pera dito ay malas. Ito ang pinakapangit na lugar kung saan mo pwedeng itago o ilagay ang pera. Ito ay pagpapahiwatig ng pagpalis ng pera, papalabas o papalayo sa iyong bahay. Pang-apat, malapit sa mga appliances o mga may electromagnetic activities. Ang mga electronic devices ay naglalabas ng mga electronic waves na kayang maka-interfere o makasira sa enerhiya ng pera. Ang mga electronic waves na nagmumula sa mga appliances at iba pang mga electronic devices ay sumisira sa daloy ng kasaganahan. Panglima, atik ng bahay. Ang paglalagay naman ng pera sa mismong atik ng bahay ay nagpapahiwatig na ang prosperidad ay mahirap maabot. Ito ay lugar kung saan inilalagay ang mga bagay na nakakalimutan ng gamitin o napapabayaan. Umakapal din ang alikabok dito kung saan dumadami din ang negatibong enerhiya na nakakasama sa enerhiya ng pera. Pang-anim, garage o garahe o kung saan nakalagay ang mga sasakyan. Ideal na ilagay ang pera sa garahe kung ito ay nasa isang safe box o maayos na lagay ng pera. Ngunit ang garahe ay isang lugar ng transition kung saan ang mga bagay ay patuloy na dumadating at umaalis. Ang tinatawag na transient energy na mayroon nito ay sobrang salungat sa gusto nating mangyari sa pera. At ito ay mapanatili ang pera. Ang tinatawag na transient energy na mayroon ito ay sobrang salunga sa gusto nating mangyari sa pera. At ito ay mapanatili ang pera sa ating buhay. Pang-pito, office drawer o desk, kung saan nandoon ang lugar ng trabaho. Ito kasi ang lugar na may matinding mental activity at stress. Maaaring mahaluan ng enerhiya ng pag-aalala ang iyong pera sa lugar na ito. Ang office desk ay kadalasang lugar ng hindi kaayusan, kung saan ang mga papeles at iba pang mga bagay ay dumadami. Maaaring malipat ito sa pera. Dito mo dapat ilagay ang pera at ang dapat mong gawin para umakit ng pera. Una, bedroom o kalmadong lugar. Ang bedroom o silid tulugan ay isang magandang halimbawa ng isang kalmadong lugar kung saan mo dapat ilagay ang pera. Ilagay ang pera sa isang safe box dito. Sa pamamagitan ng pagpili ng isang kalmado at protektadong lugar para sa pera ay masisigurado mo na ang pera ay nakalagay sa isang kapaligiran kung saan ang positibong enerhiya ay dumadaloy.
Ang alawa, ceramic o wooden container. Ang mga materyales na kahoy at ceramic ay kilala para sa energetic property nito. Ito ay nag-aabsorb at nag-neutralize ng enerhiya. Ang mga lagayang ceramic at kahoy o wooden ay dapat na ipuesto sa mga cabinet kung saan ay walang constant movement. Ang ceramic at wood o kahoy na materyales ay konektado sa enerhiya ng lupa o earth na siyang mabuti para sa pera. Pangatlo, malapit sa mga malulusog na halaman at mga kristal. Suwerte ding ilagay ang taguan ng pera malapit sa mga malulusog na halaman at mga kristal, gaya ng citrino pyrite. Hindi lamang mga dekorasyon ang mga ito, kundi ito rin ang nagpapalakas ng positibong enerhiya. Ito ay simbolikong umaakit ng prosperidad at kasaganahan sa pera. Ang apat, drawer na dedicated para sa paglalagay ng pera. Panatilihin itong malinis at maayos. Sa mga lagay na talagang dedicated para sa pera, gawin itong malinis at maayos. Palagian din itong insensuhan. Ang mga lugar kung saan natin ililalagay ang pera sa loob ng bahay ay direktang nakaiimpluwensya sa ating prosperidad. Ang enerhiya mula sa mga lugar na ito ay direktang nakakaimpluwensya sa ating pananalapi. At ang pagkaunawa sa mga ganitong bagay, ipinaniniwalaang makapagbabago sa relasyon na mayroon tayo sa pera at ang pag-akit sa kasaganahan na karapat-dapat ka. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.